Hello everyone! Meron po ako ditong 400 grams ng glutinous rice flour. Gagawa po tayo ng rolled puto bumbong, ang puto bumbong na ating ile-level up. Kaya naman, meron po ako ditong food coloring na violet. Pwede po kayong gumamit ng ube flavoring. So ayan, any kinds po ng food coloring ay pwede. So ang akin po paste, kaya ititimpla ko na siya dito sa tubig na ating gagamitin para dito sa ating glutinous rice flour para po madali siyang ihalo. Ang dami po ng food coloring na ating ilalagay ay depende sa tingkad ng puto bumbong na gusto nyo. So ayan, at ito na po na ihalo ko na sa tubig. Ngayon naman, ilagay na natin dito sa ating glutinous rice flour. 1.5 cup plus 2 tablespoon po na tubig ang aking ginamit dito. Pero ang paglalagay po natin ay pakonti-konti lamang at nang makuha natin at ma-perfect ang tamang consistency. So ayan, ginagamitan ko pa rin po muna ng spatula sa paghahalo hanggang sa mailagay ko lahat itong tubig. At habang naghahalo po tayo dito, this is Bella, ang inyong kusinero ng Udelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. At kapag nailagay na po lahat natin ang liquid ingredients, ay pwede na natin gamitan ng kamay sa paghahalo. Mas maganda po na ito ay gamitan natin ng kamay para pantay na pantay at maganda ang kalabasan nitong ating glutinous rice dough. So ayan, ganito na po siya at ito rin ang eksaktong kulay na aking gagamitin. At ngayon naman, para malaman nyo kung okay na ba, kailangan po ay hindi siya dumidikit dito sa ating mixing bowl at saka sa ating gloves. Meron po kasi minsan nagre-reklamo yung iba na nagdikita na daw lahat sa kanilang gloves, pero kasi sobra-sobra yung tubig nila at hindi makuha ang tamang consistency. Kaya sundin lamang po ang tamang proseso at na makuha natin ang tamang paraan ng paggawa nitong ating glutinous rice dough. At ngayon naman ay meron po ako ditong aluminum tray. Lagyan lamang po natin ng parchment paper sa ibabaw. Dahil nga po ang gagawin natin ay rolled puto bumbong. Ito po ay dito natin lulutuin. Ang size po nitong ating tray is 11.8 by 9.4 by 1.7. Pwede rin po kayong gumamit ng mga baking pan na ganitong size. At ayusin lamang po natin ang pagkakalagay ng parchment paper para mamaya kapag luto na yung puto bumbong ay aangatin na lang natin saka iro-roll. At ngayon naman po meron ako ditong gadgaran. At ito pong ating glutinous rice dough na pang puto bumbong ay atin pong gagadgarin. At ang tanong na kung bakit ba ito ay atin pang ginagadgad, syempre ang sagot para hindi po ito siksik. At ang thickness po na ating kailangan dito ay at least 1 cm. Huwag nyo na pong mas kakapalan pa doon kasi hindi na siya magandang tingnan. At gadgaran lang po natin hanggang sa mapalibutan itong ating tray na gagamitin or yung ating baking pan. So ayan, kung marami naman ang gagawin nyo, syempre kailangan nyo po na magdagdag ng recipe. Mag-add lang po kayo ng mag-add. I-double-double size nyo lamang po at okay na yon. At lalo nga po ngayon, itong isa sa patok na pangnegosyo na pwedeng-pwede nyong subukan. Ayan, at ipagpatuloy lamang po natin hanggang sa matapos. So ayan, ito na po siya. Sakupin niyo po yung ilalim ng buong pan para kapag ating iniroll ay maganda po yung kakalabasan nitong ating rolled puto bumbong. Ayan, ganyan lamang po kasimple at syempre, ready na po siya na steam. Ilagay lamang po natin dito sa ating steamer basket. At syempre, ngayon naman po ay may nakaredy na akong kumukulong tubig dito sa ating steamer. Ilagay na po natin ang steamer basket at ito po ay atin lamang lulutuin ng 15 minutes. Ang apoy po natin dito ay medium-high heat or kung ano po yung temperature, kung ano natin siya isinala, kailangan hanggang maluto po ay hindi ito magbabago. At habang nakasalang naman po ay magkudkod na tayo ng niyog na ating gagamitin. So ayan, kung hindi pa po nakukudkod ay kudkurin nyo na at kung nabili nyo naman ng kudkod ay mas maganda. Ngayon naman po, yung niyog at ang brown sugar ay ating pagsasamahin. Ang dami po ng brown sugar na inyong ilalagay ay depende sa tamis na inyong gusto. Sa niyog naman po, sa bawat isang roll ay kalahati ng niyog ang aking gagamitin dito. So ayan, paghaluin lamang po nating mabuti. At ayan, ready na rin po itong ating puto bumbong. Pwede nyo pong ilagay ito ng mainit pa at pwede rin naman na palamigin nyo muna ng konti. Kung mainit pa, ang magiging epekto lamang nito ay matutunaw ng konti itong ating asukal. So, depende po sa inyo. Pero wala naman pong kaso yon dahil sasama naman yung lasa dito sa ating puto bumbong. At ilagay lamang po natin ng pantay ng ganitong paraan. Yung medyo dulo po, tiraan nyo ng konti na hindi po malalagyan ng coconut at saka ng sugar para siya po nating pinakapang sealed.
Ngayon naman po ay pwede na nating i-roll at yung pong nasa pinakadulo niya ay yung hindi natin nalagyan ng coconut saka sugar. Dahil nga po, yun yung ating pinakapangsara dito. So, ganitong paraan lamang po ang pagro-roll na aking ginagawa. Ayan, ganyan. Tapos, another roll po ulit. And then, kailangan po sisiksikin natin gamit yung ating parchment paper. Ayan, kung alam nyo gumawa ng rolled cake, ganun lang din po, or braso ni Mercedes, parang ganun lamang po yung paraan na ating gagawin. Pero mas madali po ito dahil ito ay glutinous rice. So, sundan nyo lamang po ang tamang proseso para makuha nyo ng tama itong ating panibagong pangnegosyo idea. At yan, at medyo hihigpitan nyo po ng konti. At syempre, kailangan nakasealed para po safe na safe itong ating rolled puto bongbong. So ayan, i-transfer na po natin sa isang serving plate or kung sa pambenta naman po ay pwede ito sa bilao or sa mga tray katulad nitong aluminum na ginamit ko kanina. Or depende na po kung anong gusto nyong lagyan. Pwede rin po sa mga boxes. At ngayon naman, syempre, lagyan natin ng makapuno. Actually, kung ibebenta nyo po ito, pwede nyong i-separate naman yung makapuno or yung mga pang toppings natin para po hindi siya magsosogi. So ayan, dahil nga po for presentation purposes, inilagay ko na po dito para alam nyo na rin kung ano ang inyong gagawin. So makapuno po yung aking ginamit para mas masarap itong ating rolled puto bongbong. At syempre hindi lamang yan. Kailangan meron din tayo ditong leche flan. At syempre kailangan ibibigay ko rin sa inyo ang complete ingredients ng ating leche flan. Ilagay na rin po natin kung paano ito lulutuin para kompleto ang inyong bonus recipe. So ayan, syempre kailangan din naman natin itong hiwa-hiwain. At ang size ng inyong paghiwa, syempre kung pambenta, medyo nipisan nyo ng konti para naman mas malaki ang inyong kikitain. Pero kung i-request ng inyong customer na dagdagan ang inyong leche plan, syempre i-request nyo rin na may dagdag bayad, ganon. At ngayon naman ay ilagay na po natin dito sa ibabaw ng makapuno itong ating leche plan. So ito na po siya, pero para mas higit na sumarap ay lagyan natin sa ibabaw ng condensed milk. Pwede po tayong gumamit ng regular condensed milk at ako naman ang ginamit ko, dulce de leche na condensed milk para mas lalong kakaiba at mas masarap ang magiging lasa. So optional lang po yun, pwede yung regular, pwede yung dulce de leche condensed milk. So bahala na po kayo dun, depende sa inyong panlasa. So ito na po siya at itsura pa lamang ay matatakam ka na kaya sigurado ako na mabilis itong ibenta. Kaya naman, ituro na po natin yung ating leche flan recipe. Meron naman po ako ditong isang cup na asukal. Atin lamang po itong hahaluin hanggang sa matunaw. Continuous lamang po ang paghalo at ang apoy ay depende kung gaano nyo kakayang i-manage. At kapag tunaw na po, ilagyan naman natin ng 1/3 cup na tubig. At habang nilalagay po natin ang tubig, ay sinasabayan ng paghalo pero kayo po ay mag-iingat dahil baka kayo ay matalsikan nito. Mas maganda na patayin nyo muna ang apoy bago po lagyan ng tubig. Haluin lamang po natin magbuti hanggang sa magsama yung asukal at tubig at ilagay na natin dito sa llanera. So ayan, 6 na llanera po, pero kung manipis ang leche flan nyo, 6 ang gamitin nyo at kung makapal naman ay 4 lamang. At ngayon naman, meron po ako ditong 5 piraso ng itlog. So ayan, large size po ang aking ginamit dito. Kasama rin po ang puti, pero ito po ay pinong-pino. Lagyan po natin ng mga at least 1.5 teaspoon ng kalamansi. Kalamansi juice po ito na nakalagay na sa bote. Concentrated na po. Pwede kayong gumamit nito at pwede rin naman yung fresh. Mas maganda po kung fresh syempre ang inyong gagamitin. Kung walang kalamansi, ay pwede rin naman ang lemon. At atin lamang pong haluin mabuti habang sinasabayan naman natin ng paglalagay ng gatas. Isang lata po ng condensed milk. Kung kayo po ay natatamisan sa isang lata, pwede kayong magbawas ng konti. At syempre, kailangan na meron din tayong evaporated milk. Isang lata naman po ng evaporated milk ang aking inilagay dito. 354 ml. And again, kasabay ng paghahalo ang paglalagay ng gatas, haluin lamang pong mabuti. Para maganda at pinong-pino ang kakalabasan ng ating leche flan, ay atin po itong sasalain. Ang pagsasala natin dito, 2 beses po natin gagawin. So ito po yung una. At ang pangalawa naman, syempre, ay isalain na natin diretso naman dito sa ating llanera na. At dahil nga po gusto ko ay makapal yung aking leche flan, kaya 4 lamang po ang aking magagamit dito. Halos punuin ko po itong llanera. So ayan, at ipagpatuloy lamang po natin ito hanggang sa matapos. Again, don't forget po yung 2 sala para pinong-pino ang ating leche flan. Kaya kahit kasama ang puti, ay napakasarap pa rin po nito.
At pagkatapos naman po nating ilagay sa mga llanera, ayatin muna po itong takpan ng aluminum foil bago natin isalang sa ating steamer. Pa-steam po yung ating gagawin dito para mas mabilis lutuin. So yan, lagay muna po natin sa ating steamer basket. At syempre, meron na tayong kumukulong tubig dito. Steam lamang po natin ito ng 30 minutes. Ang apoy ay medium-high heat. At pagkatapos ng 30 minutes, ito na po ang ating masarap na leche flan. At syempre, ready na itong ating rolled puto bumbong with leche flan and makapuno na talaga namang napakasarap. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.